Hello guys, good morning. Ah, good afternoon na pala. So, welcome back to another vlog. So, nagbabalik po ulit ako. Ulit. 1, 2, 3. Hey guys, it's me, PJ, your bae with the chubby chicks. Yes. So, welcome back to another vlog. So, for today's vlog, iba yung vlog na gagawin natin ngayon, yung video. Kasi, more of adulthood yung ating gagawin. So, medyo nabisihan lang ako, kaya ngayon na lang ulit ako nakapag-shoot. Pero, meron akong mga videos na ongoing in-edit. Bakit ganito? Tinitigyakata naman ako kasi ewan ko ba. Well, yun yung napansinin. So, yun. So, for today's vlog, ang gagawin ko po ay mag-haul tayo. Mini-haul. Tama ba? Mini-haul? Mini-haul. Basta yun. Mini-haul ng mga pinamili ko para sa bahay. So, yung mga gamit sa bahay. Yung mga binili ko. Which, matagal ko na itong nabili. Siguro, mga 1 month na nung nabili ko siya. Kasi, yung gamit namin dito sa bahay, medyo matagal na. So, gamit ko pa siya way back, siguro mga 4-3 years na to. Kaya, nagkanda sira-sira na. So, yung mga pinamili ko is, so, ito. Unahin ko. So, ito. And, ito. So, ito, paper bag lang yung nilagyan. Kasi, ginamit na namin yung plastic. So, unahin ko na. So, kaya pala kami namili. Bukod dun sa mga sirang gamit dito sa bahay, na pinagagamit pa rin naman namin kahit papaano. So, may binili ako para dun sa, well, hindi ko pa kasi siya ina-upload. Yung, para dun sa nilipatan namin bahay. Pero hindi pa naman siya gawa. Though, ano siya, parang bare pa din. O yung hindi, pwede na siyang tirahan, pero kailangan pa siya ng mga konting renovation, ganun, para at least medyo convenient pa rin o okay pa rin siyang tirahan, diba? So, unahin ko na muna yung mga binili ko para dito sa bahay. Kasi dito sa apartment. Kasi nga, medyo namumula talaga yung mukha ko. Ito nga, balik na tayo sa video. Balik na tayo. So, bumili ako ng bagong chopping board. So, yan. Kasi, so, oh, gano ba to? 149 pesos lang to. So, ito siya. Bactiguard. So, yung nangyari kasi dun sa chopping board namin. Yung chopping board namin is yung wooden chopping board. Chopping board namin. Buo talaga to. Ganto siya kalaki. Yan. So, nakikita niya naman, meron na siyang mga black spots. Oh, hindi na nga siya spots eh. Yung mga itim-itim sa ilalim. So, yan. Kasi, di ba, yan lang mahirap sa wooden kasi pag nabasa siya, tapos pinatuyo, so yan, lahat ng water dito. Nagkakaroon siya ng water absorptions. Wow, English. So, yun, nagkakaroon siya yung ilalim. So, maganda dito kasi, kaya ito yung napili ko kasi hindi siya kinakapitan masyado ng tubig o hindi siya nag-absorb ng water. Kaya, good siya. So, kaya bumili kami ng ganito kasi gusto ko na talagang itapon yung luma naming chopping board. Kasi, yun, kumakalat-kalat lang siya dun sa may sahig, diba? Hirap maglinis. So, meron mas maliit na ito, parang 99 pesos na ata. So, nabili ko siya sa market, dun sa supermarket nila. So, ang dami kasing naka-sale ng mga gamit sa bahay o yung mga home, whatever, ganun. Mga gamit. So, kaya binili ko siya. So, ito. Good siya, good. So, next, yung binili ko, non-stick na kawali.
So nakalagay niya dito. So ito ay 24 cm non-stick frying pan. So ang binili ko is yung pang induction kasi yung ginagamit kong lutuan, ginagamit namin lutuan dito is induction cooker. So ayan, kung makikita niyo ito. Less 10% siya. So price nito ay 659.75 siguro. Kano na to? Nasa 500 plus ata. So yan. So ganito siya. Chef Gallery ang tatak. So yan. Chef Gallery. So kaya ganito yung binili ko kasi ang yun nangyari dun sa aming kawali. Ito na siya. Ta-da! So yan. Okay pa naman sana to. Kaya lang, nagkaroon lang ng problema yung puwetan sa ito. Tingnan nyo ito. Ayan. Kung makikita nyo ito, umangat na siya. Ayan o. Umangat na. Kung makikita nyo ito. Ayan. Ayan o. Nanggiwalay na siya. So, kaya pinalitan ko na yung kawali namin. So, ito na siya. Yeah! Tsaka mas malaki na siya, guys eh. Yan. Next na binili ko ay ito. So, ito po, ayan, panghalo. So, ito ay worth 85 pesos lang, guys. Ayan. So, ayan, 85 pesos. Mga nakasale kasi ito nung binili ko. Hindi naman bumibili ng mahal, guys. No tayo dun. Medyo allergic ka dun. So, ito yung binili ko kasi maganda siya para dun sa mga non-stick pans. Na ano, sabi kasi din doon ng sales lady, hindi daw talaga ginagamitan dapat ng mga stainless steel yung mga non-stick pan kasi nga nakakayod. So, mas maganda kung ganito yung gagamitin natin. Next, na binili ko. Ito, binili ko to para doon sa bagong bahay na lilipatan namin para doon sa pang matagalan ng namin bahay. Kasi nga, dito, nangungupahan lang kami. So, nangungupahan na ako dito for about 6 years siguro. So, ito. Ito muna yung binili ko kasi ito lang yung kaya ng budget ko sa ngayon. So, ito. Pumunta ako ng All Home. Yan, All Home. Baka naman. So, yan. All Home. One-stop shop for your home. So, tiles, hardware. Yan. Furniture, appliance, houseware. So, yan. Sa All Homes, dun yung makikita yung mga mostly na mabibili nyo pang bahay. Tsaka, ano, nabili ko to na naka-sale. Kasi meron din silang mga... Nabili ko dito. Wala. Meron kasi kami dito binuksan na. Kasi sinubukan ko. Sinubukan namin siyang ikabit doon sa pintuan ng bahay. So, ito, una. Ito yung deadlock. So, ito mo. Ito, deadlock. Deadlock yung tawag dito eh. So, nabili ko siya 390 pesos. So, ito ay good for 5 years ata o 20 years. Hindi ko matandaan. Basta 2,000 revolution. 200 revolution nga ba to? Basta ganun. So, ito. Deadlock. Actually, alam nyo guys, maganda kapag sarili nyo na talaga kasing bahay. Pag ipunan nyo o kaya mag-invest talaga kayo ng mga pang matagalan ng gamit o yung mga ilalagay nyo sa bahay. Kasi, syempre sa inyo na yan eh, di ba? Yung ilalagay nyo dyan is yung mga gamit nyo na. So, for your extra safety, kaya bumili na kayo ng mga talagang heavy duty, yung mga hindi madaling masira para sa pag-iingat ng mga gamit nyo, ng sarili nyo sa boom, sa bahay nyo. Diba? So, ayaw naman nating mapasok tayo ng mga magnanakaw. So, kasi ngayon, lalo ngayon, medyo madaming, ano yun, pumapasok sa bahay. So, yan ganito. Huwag tayo pakampante dun sa mga doorknobs. Lalo na kapag, guys, alam nyo, hindi ka naman sa, ano ah, pag mga, ano tawag dito, housing loan o housing yung mga kukunin yung bahay. Siyempre, ang ilalagay kasi, expect na natin, guys, na yung ilalagay nila dyan is hindi ganun ka-class. Kasi kaya, ikaw na lang yung mag-insist sa sarili mo para mag-invest ka para dun sa safety mo na rin. Diba? So, ganun yung napansin ko sa mga housing loan
na ino-offer ng mga kung saan-saan. Kahit sa ang lugar to, guys. Kasi ganun talaga, yung mga nababasa ko din. So, yun lang. So, ito, deadlock pack. Okay? So, yung next na binili ko ay ito. Ano ba? Baba ko. So, bumili ako ng ito. Henry World's Professional. So, ito. Pang double lock ulit yung binili ko. Pang double lock. So, ito. Ikakabit naman to sa back door kasi dalawa yung pintuan namin. Meron kaming sa front at saka sa back. Pero ang plano ko doon sa back door is maglagay ng gate. Yung pang doble. Paloob naman siya. Kasi kahit basagin yung pintuan sa likod, hindi pa rin siya makakapasok. So, ganun ka rin. So, ito. Yan. Pang double lock. Pwede din siya sa front door. Doon sa pinakababa naman. Para ikakawit na lang siya. So, kompleto naman to. Ayun, may mga meron siyang mga ang tawag dito, screw sa baba. Saka nabili ko to ay 229.75 pesos. Ayun siya. 229. So, hindi ko na maalala kasi kung magkano yung sale price nito. Pero, naka-discount kasi itong mga kinuha ko. So, heavy duty naman to. So, yan. Ganun ulit. Yung kulay niya, same dun sa may deadlock na binili ko. So, antique color ata to. Hindi ko alam. Binili ako ng tubular lever set. So, yan. Papalitan ko yung doorknob dun sa front door namin ng heavy duty. So, nakalag good for 10 years. Tama ba? Mechanical, limited warranty, one-tool installation. So, madali lang daw siya install. So, nabili ko siya ng naka-sale din. Parang nasa 600 na lang ata to. Ang tatak nito is set. So, yan. So, nabili, original price niya is 889.75 pesos. So, yun. Papalitan namin siya. So, yun guys. Yun lang. Yun lang yung hinol ko. Binlog ko na siya kasi gagamitin na namin. That's it guys for this vlog. So, yun. So, iba talaga pagka nagkakaedad ko na. So, yun. Pagka meron ka na talagang sariling bahay o meron ka nang binibigyan ng kailangan magpundar ka na talaga ng mga hindi ko naman sinabing mamahalin pero dapat yung mga pangmatagalan ng gamit. Kasi syempre ayaw naman natin bumili ng mga mamahalin na madali lang din masira, diba? So, yan. Extra safety yung binili ko at saka pamalit din sa mga hindi ko na dapat na ginagamit para magbawas-bawasan na din. So, yun. Yung mga binili ko naman is pang matagalan na siya. So, magagamit ko naman siya dun sa susunod naming paglipat namin hanggang sa masira na ulit siya or kailangan na siyang palitan. That's it for my vlog today. So, I hope you like it and sana nag-enjoy kayo sa video na to. So, yun. Yung mga pinamili ko, guys, not sponsored dyan. So, pinag-ipunan ko siya. Unti-unti ko siyang binili. Binili ko talaga siya mga parang last month pa ata. Basta ganun. Unti-unti ko siyang binili. Tapos inipon ko lang. Tapos yun. Sabay-sabay ko lang siyang binidiyohan. So, gusto ko lang i-share sa inyo yung update doon sa pagiging adulthood natin. Siyempre, habang tumatanda, nagbabago na rin tayo o nagbabago na yung priorities natin sa buhay. So, hope you like this video. Please, give this video a like, share, and subscribe to my channel. And click nyo na rin yung bell button sa gilid para maging updated kayo sa aking mga next vlog and for a shout out. Diba? So, guys, take care. Always pray. Lagi magugas ng kamay. Paglalabas, dapat naka-face mask, naka-face shield. And magdala tayo ng sanitizer. Hope you enjoyed this. God bless. Bye!